Hi guys, welcome back to my channel. This is Arnold Kimpo, ang inyong tinderong dabawin nyo. Today guys, samahan nyo ako at bumaba tayo ng downtown para po mamili ng bigas. Titingnan na din natin guys kung ano yung mga kaganapan doon kasi ang sabi-sabi is meron daw na gaganap na panic buying sa mga bigasan doon sa downtown. So tara na guys! Ayan guys, andito na po tayo sa isa sa mga bigasan dito sa Monteverde Street along Uyanggurin, Davao City guys. Ito po ngayon yung nagaganap dito. Nagkagulo-gulo po ang mga staff ng bigasan at saka po sigawan dito, sigawan doon. Ang mga tao po guys ay hindi po magkamayaw sa nagaganap na pamimili ng bigas. Ayan guys, yung iba dyan guys na nakaupo guys, nag-aantayan ng bigas na gusto nilang bilihin kasi po yung sa loob ng bigasan mismo guys is wala na pong naman doon. Hindi po sa naubusan ng bigas kasi marami pa po ng bigas according doon sa mga staff na nakausap ko. Kaya lang dito mismo sa tindahan nila guys is wala na po. Ay inaantay pa po yung bigas na parating galing sa kanilang bodega. So sobrang traffic po guys na nagaganap dito guys kasi hindi po halos tayo makapasok sa Monteverde Street dahil sa traffic. Hindi po basta-basta makapasok din yung truck na kinargahan nila nung bigas kasi malaking truck po yan guys, parang 10 wheelers po ata yung truck nila na may karga nung bigas. Ayan guys, so binili kong bigas guys is naresibuhan na po, antayin lang po natin kasi ang sabi daw guys is parating na po yung bigas na binili natin. So binayaran ko na sa staff tapos antayin na natin kung anong oras. Basta ang sigurado guys is siniguro ko lang na worth it yung paghihintay ko kasi baka mag-antay ako hanggang hapon pero wala palang darating na bigas. At saka kung nakaresibo na siya guys, at least may hawak na tayo na talagang kung may darating na bigas is isa po tayo sa mabigyan. Baka po paasa lang po din yung ano yung staff na nakausap ko. Pero anyway guys, kilala ko na po yun. So kipo po yun. Mas mabigyan po tayo ng priority kung sakasakali na may shortage talaga po sa bigas. Hindi naman guys, nagbago yung presyo ng bigas, stable pa rin. At saka according doon sa mga staff is enough din po daw yung bigas nila kahit na nung... pumasok. Saka yung pumasok dito na panandalian lang na andito na sa Davao at saka may plan din umuwi na kaagad. So yun pa lang guys is nakikita natin na medyo may preparation na po para sa kung sakaling mag-community quarantine is yung mga andito na masya lang na samantala ang panandalian lamang yung punta dito sa city is makalabas na po para hindi po siya masali sa community quarantine kung sakasakali. Yun lang po guys, yun yung sa ating pananaw po guys. Hindi man sinabi directly na mag-lockdown or mag-community quarantine, pero
alam naman natin guys na yun naman po din yung directive ng national government natin sa pamamagitan ng live na telecast na inire ni Pangulong Duterte noong nakaraang araw. So ito po yun ngayon guys ang kaganapan dito sa Bigasan sa downtown. Ayan po yung mga pangyayari. Hindi po natin siya masisisi din po yung mga tao na magkaganon kasi po kahit sino naman is kailangan talagang mag-prepare kung sakasakali mangyari po yung tinatawag na community quarantine. Ayan guys, pinapakita lang din natin dito yung kung ano yung mga kaganapan dito sa Davao. Hindi po ito nagbibigay na para madagdagan po ang takot na nararanasan o panic ng mga tao. Pinapakita lang po natin kung ano yung aktual na nangyayari dito sa Davao. So ayan guys, sana po nabigyan kayo ng konting impormasyon tungkol sa mga kaganapan dito sa Davao City kaugnay po ng nararanasan nating crisis sa COVID-19. So guys, kung nagustuhan nyo ang video na to, pakiclick ang like, comment, share and subscribe para doon sa mga bago sa aking channel at saka pakiclick na lang din ang notification bell para po updated kayo sa mga susunod kong video. Once again guys, ito po si Arnold Kim po ang inyong tinderong Davao News saying bye bye, God bless us all guys!